Good morning mga ka-backyard. Ang topic po natin for today's video is kung paano magbabakuna ng mycoplasma sa ating mga breeder na manok. Bakit nga ba kailangan tayo magbakuna ng mga breeder? Mga ka-backyard, disclaimer lang po muna tayo bago tayo magsimula. Hindi po ako veterinary, hindi rin po ako expert. Ang isishare ko po sa inyo ay yung mga ginagawa ko lang po sa backyard ko, sa manukan ko, which is effective naman po. Ginagamit ko o ginagawa ko na po to sa loob ng ilang taong pagbibreed ko po. Nasa sa inyo pa rin po yan kung susundin nyo po o kung i-apply nyo rin po sa mga alaga nyong manok. Kung sakali mayroon naman po kayong maidadagdag pa na mga tips or ways para mas ma-improve pa po ang mga alaga natin, pwede nyo naman pong i-share, i-comment below nyo na lang para kung sakali pwede natin idagdag sa mga program natin. Pero sa ngayon po, yun nga to, tulad po ng sabi ko is paano tayo mag-vaccine ng mycoplasma sa ating mga breeder. Bakit nga ba tayo magbabaksin? Una po, ano nga ba yung mycoplasma? Ang mycoplasma po kasi is isang uri ng sakit sa mga manok, especially po dun sa mga 1 week old up to 4 months old, sila po yung mga tinatamaan po talaga nito. At take note po na pag tinamaan po yung mga sisiw natin, napaka taas po ng mortality rate. Palahin natin or mga sisiw na na-produce natin for the season is pwedeng mamatay. Kung sakali naman na meron pong makasurvive is mababa lang po, and then yung survival po nila is pag nabuhay naman po sila is reject na rin po, hindi na sila magpe-perform pagdating ng stag season or age cock nila, hindi na po ganun kaganda ang magiging resulta. Yan, mga ka-backyard, ilalagay na rin natin dito sa baba or dito sa side kung ano yung itsura ng mga sisiw o ng mga manok na tinatamaan ng mycoplasma para may idea na rin kayo, kasi dito sa atin, lalo sa probinsya, nasanay po tayo ng na peste or may dumaang peste. Hindi naman natin alam kung anong klaseng peste yon. Bawat peste po kasi may specific na pangalan at pwede natin yon i-prevent. Kaya po, inaabangan po natin yon, ipiprevent po natin yon sa pamamagitan ng pagbabakuna. Actually, marami pong bakunang pwedeng ibigay natin sa mga breeder. Pero sa ngayon po, yung mycoplasma lang po muna ang itatakil natin. Gagawan din po natin ng separate na video yung iba. Nandiyan na po yung mycoplasma. Meron din pong NCD or Lasota. Binibigay din po yan. Gomboro, pwede rin po yan. Bakit nga ba po sa mga breeder natin to ibibigay? Kasi po, ang principles po nun is kung magbabakuna po tayo sa mga breeder natin, automatic po maipapasa nila yon sa mga sisiw na mapuproduce nila. Meaning, start pa lang po nung pagkakasisiw, yung pagkakapisa pa lang po nila is protected na po sila. Hindi na po ganun ka-risk na tamaan pa sila ng mga specific na sakit na yan. So, paano nga ba? So, lalagay po natin nandyan. May mga example po tayo kung paano kami nag-vaccine nung mycoplasma dun sa mga breeder. Ito guys yung syringe na gagamitin natin sa pagbakuna ng mycoplasma. Kung mapapansin nyo, medyo may kakaiba sa kanya kasi mas prefer ko to kumpara dito sa regular na 1cc na si syringe.
napaliwanag ko sa inyo kung bakit itong ginagamit ko na syringe is 23 ang gauge ng karahim niya. Ito, makikita niyo 23G, yan, ibig sabihin yung gauge. Kukumpara mo dito sa regular na 1cc na syringe, ang gauge po nito is 25. Ayan, 25 ang gauge. Ibig sabihin po sa karayom, the more na tumataas yung gauge is lumiliit yung karayom. Kapansin nyo po ang kaibahan nila. Tatanggalin natin yung takip. Ito po ang 25 ang gauge. Masyado maliit po yan. Ito yung 23 ang gauge. Yan. Bakit po natin kailangan ng mas malaki? Actually, pwede naman po tayo gumamit ng iba pang mga, pwede nga tayo gumamit ng malalaki kahit ganito. As long as yung gauge po nila is 23. Kasi po, ang mycoplasma ay masyado pong malapot. Malapot po itong bakuna na to. Ang hirap po nito itusok sa manok kung gagamit po tayo ng maliit na karayom. Masyado pong matagal, masyado masasaktan yung manok. Kaya ito po ang ginagamit kong syringe. Ito po ay bigay lang. Sponsored po to kasi yung misis ko is nasa medical field. So, nakakahingi lang po ako sa kanila ng ganito. Pero, pwede naman po kayo magtanong sa mga butika as long as yung 23 ang gauge ang kukunin ninyo. Yan, ganyan po. Kahit malalaki po na ganito, pwede. Kasi may mga sukat naman po yan. Kailangan nyo lang naman po is 0.5 ml per head ng manok. Okay. Ginagawa ko po yung pagbabakuna sa mga breeder prior po sa priming. So, ibig sabihin yung paghahanda, yung pagliligo sa mga breeder, sa mga hen po to at saka sa mga cock na gagamitin natin sa pangbreeding. Bago ako magturok ng B-complex, bago magpaligo, bago magbigay ng calcium, bago sila ilalagay sa breeding pen, make sure muna na nababakunahan po muna natin sila. Kasi dito po sa akin, effective po talaga yun. Yung mga produce ko po talaga is maayos. Kahit backyard lang po kami is may laban. Kumbaga, hindi po tayo mabibihain dun sa mga farm na malalaki na kumpleto po ang mga facility. Kasi hindi porket backyard lang po tayo is hanggang dun lang. Kailangan, wala na nga tayo ng mga mamahaling materyales. Papabayaan pa natin yung health. Yun lang po ang kaya natin. Actually, hindi naman po ito ganun kagastusan. Ang pagbabakuna po is para din po sa mga alaga natin. Kung gusto nyo mag-produce ng maayos na manok is health. Sabi nga ni Doc, health is always number one.
Yun na mga kabakyard, maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang po muna tayo. Abang-abang na lang kayo kasi may mga susunod pa po tayong video na gagawin na tutorial pa rin po, mga tips sa pag-debreeding or sa mga bakuna. Tulad ng sabi ko, may iba pa po tayong bakuna na itatakel. For now, maraming salamat. Pa-subscribe na lang po uli sa mga hindi pa dyan nakapag-subscribe, and pa-follow, and hit na rin po yung notification bell. Maraming maraming salamat po mga kabak. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait.